Rafael Bosano. Rafi, kayo ay nakasama sa aerial inspection ng FIVOX at Air Force kanina. Ano yung itsura ng bulkan at ano ang assessment ng FIVOX? Oo, Bernadette, alam mo kung nakakagulat na ang itsura ng pinsalang dulot ng pagsabog ng Bulkang Taal mula dito sa lupa. Abay, mas nakagigimbal ang itsura nito kung makikita mo lang mula sa himpapawid. Alam mo, ayon sa FIVOX, bagamat hindi nakikitaan ng ingay itong Bulkang Taal ngayon, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil literal na nasa loob ang kulo ng Bulkang Taal ngayon. Malayo man o malapitan, aakalain mong hindi isla ng Pilipinas ang Volcano Island. Nawala ang anumang bahid ng berde sa lugar matapos ang pagsabog noong Linggo. Wala na ang makapal na usok mula sa bungangan ng Taal, pero pasumpong-sumpong pa rin ang pagsingaw ng usok. Mula sa himpapawid, kita ang lawak at dami ng abong ibinuga ng bulkan na kinumutan ang mga karatig bayan. Wasak ang mga palaisdaan. Pero kahit bawal nang pumunta sa lawa, may ilang mangingisda pa ring isinasantabi ang kaligtasan para may makain ang pamilya. Muli lang sumulpot ang kulay luntian sa dulo ng lawa. Pero ayon sa FIVOX, di ibig sabihin na ligtas na ang mga lugar sa labas ng lawa mula sa epekto ng bulkan. We went around dun sa Taal Shore and also observed mga recession ng shore, anong water line. Indication na meron tayong changes ng water level dun sa area. Yung changes of water, it indicates na meron din change sa ground. Tuloy pa rin anya ang mga pagyanig at paggalaw ng lupa. Kung may posibilidad na tuluyang humupa ang bulkan, posible ring bumubwelo lang ito sa malakas at mas mapanganib na pagsabog. At pag nangyari ito, posibleng magkaroon ng tinatawag na base surge o ang mabilis na paggalaw ng malasingsing na mainit na usok, gas at abom mula sa bulkan patawid ng lawa at maaaring umabot sa mga bayan ng Agoncillo, Laurel, San Nicolas, Talisay, Tanawan, Balete, Mataas na Kahoy at ilang bahagi ng Cuenca, Alitagtag at Santa Teresita. Hindi lahat ng lugar na ito ay nasa loob lang ng 14-kilometer danger zone, kaya dapat ring mag-ingat ang ibang mga lugar na nasa labas nito. Posible ring magtalsikan ang malalaki at maiinit na bato mula sa bunganga ng bulkan. Ito yung tinatawag na ballistic projectile. Up to bomb or blocks po yung size na in-expect natin dun sa malalapit. Pero in further away, siguro mga lapili size, mga 6 cm po yung size. Posible rin umanong magkaroon ng volcanic tsunami kapag gumalaw ang lupa sa pagsabog ng bulkan. Ayon kay OCD Executive Director Ricardo Halad, pag-uusapan kung paano matutulungan ang mga residente na masalba pa ang kanilang mga alaga, lalo't nananatili pa rin sa level 4 ang alert status ng Taal. The previous decision was off limits yung island because of the danger of sudden violent eruption possibility. Oh, Bernadette, itong kinatatayuan natin ay entrance nga doon sa komunidad ng Lumampau, no? 1,500 steps yan pababa. Kaya naman kahit mahirap talagang umakyat, ay sapilit ang pinaalis yung mga residente para nga maging ligtas. At ang makikita mo nga dito ay halos wala na talagang tao. Dati, napaka-busy nitong lugar nito. Pero ngayon, ang tao lang dito ay mga barangay tanod. Meron din mga tauhan, ang police at Philippine Navy para nga sawayin ang mga magtatangka talagang bumaba. Ayon naman sa Philippine Air Force, simula bukas ay aaraw-arawin na ng mga tauhan ng FIVOX ang paglipad doon sa ibabaw ng Taal Volcano para nga araw-araw na nila itong mapag-aralan at mamonitor pa ng mas malapitan. Bernadette.